Today is August 28. I'm with Ma'am Mina, Shell Charge Nurse ko ngayon. Tapos ako ang VS Meds. Hello po. Hi. So kanina umaga, ang duty namin ngayon is 6 a.m. to 6 p.m. Kanina hindi ko na video yung pag-prepare ko ng meds kasi medyo busy pag umaga. Ngayon, 12, tapos na rin ako magbigay, nag-prepare na rin ako ng meds. Mamaya, ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng meds. Kasi yun nga, VS meds ako ngayon. So, ngayon. Pero bukas, andito pala ako sa second floor. Which is yung mga pasyente namin dito is mga clean cases. Bukas. So, bukas, back na naman ako sa third floor, sa COVID ward. And mag-ready na tayo ng maraming t-shirt at inom ng maraming tubig dahil pawis na naman po tayo. Okay po? So sige, habang ano, panoorin nyo lang kami dito. Magpa-plot lang ako dito at pipirma ako dito sa chart ng mga pasyente. Lima ang pasyente namin dito sa baba. Pero yung isa, uuwi na. So, ay, meron ulit. Diba, ito. Oo. O, total of 5. Tayo ngayon. Tapos, uuwi yung isa. So, bale, 4 na lang ulit. Hindi kami nakakaintindihan ng charge nurse ko. At thank God, mga hindi naman toxic ang aming mga pasyente ngayon. Benign naman. Benign sila. Magkano ba ang sweldo ng mga nurses dito sa Pilipinas? Well, magkano nga ba, Ma'am Mina? 18 to 20. 18,000 to 20,000 pesos. Ngayon, so, wag po, wala pang increase. Oo, wala pa kami increase. Ganyan. Huwag po tayo magtataka kung bakit nagsisialisan ang mga nurses dito sa Pilipinas. Pumunta sa ibang bansa. Para ano, magkaroon ng magandang buhay. Katulad ako. Siyempre, may pamilya na ako. Isa pa lang ang anak ko. May trabaho din ang asawa ko. Pero, hirap. Sa ngayon, okay kami. Pero, pag pumasok na sa school yung anak namin, kulang na yung sasweldohin namin. So, nagpaplano kami na
ako, lalo ako, nurse naman ako ng mga ibang bansa. Ayoko man sana umalis dito sa Pilipinas, kaso, kailangan eh, kailangan kumita. O, ayan. Salta ako ng salta. Nagkamali tuloy ako. Wait lang po, ha? Ayan, tapos na ako mag-plot. Tapos na rin ako mag-firma ng mga gamot. Mami, napunta lang akong movie room, ha? Apo. Sige po. Punta tayo doon. Hey! Hi, Bo! Hello! Kanina, dapat itutur ko kayo sa movie room namin. Pero, low memory na ako. So, medyo ano lang tayo ngayon. Pili-pili lang ako na yung mga kailangan kong i-video. So, ngayon, habang may memory pa, nag-delete-delete na ako kanina ng mga ibang videos na na-save ko na sa PC. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng gamot para sa 2 PM ko at 4 PM and 6 PM na meds. Ito, papunta na po tayo. Mapiprepare na ako. Ako na ayos ka na. So, ito. Bibigay lang ako ng tranexamic acid para makontrol yung bleeding ng aming isang pasyente. Ngayon, antibiotic naman, tsaka pain relievers ang ipaprepare ko. Mamaya mag-ano ako, magpapatugtog tayo maya-maya. Yan. Okay na. Na-dilute ko na yung gamot, yung antibiotic. Aerosmith. Sunod naman ay ito ba? Kitoro lock, di na makita. Ito, makeup lang. Pinapakita. Pag ganyan-ganyan pa ako nalalaman, di man makita. Anyway, pain reliever naman to. So, ito pala. Pag magpa-prepare ng gamot, syempre, titignan natin yung medication card. Kung ilan yung dosage niya. So, ito, Ketorolac 30 milligrams. So, ano to, ini-skin test muna namin bago namin ibigay sa pasyente. So, 30, ang isang ampere natin is 30. So, lahat to, ibibigay natin sa pasyente.
So, para hindi kami malito sa binibigay namin gamot, itong medication card, binubutasan namin to. Yan. Tapos, dyan namin sinusuksok to. Para alam namin kung kaninong pasyente at anong gamot yung ibibigay namin sa kanya. So, itong ketorolac na to, itong pain reliever na to, binibigay namin to IV push, pero mabagal lang po ang pagbigay. And then, ito yung na-prepare ko antibiotic. Ayan po. And that's it. Sige po. Bye! Ito ang bigay sa amin ng pasyente. Ano ba yung mga bigay sa atin ng pasyente, ma'am? Puto-pau. Puto-pau! Wow! Sarap! Saka, sarap pang kape yan, oh. Hindi ko alam kung kasava. Ay, baka kasava yan. Wow, sarap kasava din. Thank you, Sir Lido and family, for giving us snacks. Okay. Ito si Kuya Chris. Ang merienda namin ay... Hi, okay, Kuya Chris! Lampian to. Ang sarap niyan! The best! Minsan, empanada. Oo! Kaya, huwag bukas. Mag-empanada tayo. Kaya okay, to. Sige. Sige, Kuya Chris. Ang favorito ni Mamik talaga yung lampian to. Okay. Yan ang favorite ko. Thank you, Kuya Chris! Bye! Ayan, si Kuya Chris po, siya po yung isa sa mga orderly po namin dito sa San Pedro Doctor's Hospital. And may isa sideline din siya, nabibenta-benta ng mga merienda like yung lumpiang toge or empanada, kaya yung nilagang mais, ganun yes. Po. Pero ang pinaka-favorite ko talaga sa kanya is yung binibenta niya is yung lumpiang toge. Ako yung empanada. Empanada. Pero masarap din yung lumpiang toge. Oo. So ngayon, before kami magtrabaho ulit yung mami, nakakain muna kami. Okay? Bye!